Gamot sa almoranas. Kapag pinabayaan ang almoranas, maaaring lumala at makasagabal sa gawain, kung kaya merong mga natural na paraan upang magamot ito. Makakatulong din ang mga sumusunod para maagapan ang pananakit at pamamaga na dulot ng almoranas o hemorrhoids. Ibabad ang puwet sa mainit na tubig 10-15 minuto ng 2 o 3 beses sa isang araw. Umupo sa malambot na kutsyon o unan, o di kaya ay may binebenta ng mga hugis donut na unan na may butas sa gitna. Panatilihing malinis ang puwet. Maligo araw-araw at linisin ito sa paligid ng butas gamit ang tubig lamang, dahil maaaring magdulot ng iritasyon ang sabon at palalain ang almoranas. Iwasang mairita ang puwet mula sa paggamit ng tuyong toilet paper. Gumamit ng basang toilet paper para linisin ang puwet pagkatapos dumumi. Maaari ring maglagay ng cold compress para maagapan ang pamamaga. Karamihan sa almoranas ay napapagaling ng simpleng pagbabago sa dieta at bowel habits. Ang pagkain ng maraming mga prutas at gulay na mataas sa fiber ay tutulong sa paglambot ng dumi para maiwasan ang karagdagang iritasyon sa almoranas. Ang mga sumusunod ang nagsisilbing senyales ng pagkakaroon ng almoranas. Hindi nakakaramdam ng sakit kahit dinudugo habang dumudumi. Pangangati o iritasyon sa may butas ng puwet. Pananakit ng puwet. Pamamaga sa may butas mismo ng puwet. Bukol na malapit sa butas ng puwet na sumasakit. Hindi mapigilang pagtae o kusang lumalabas ang dumi. Ang almoranas na nasa loob ng puwet ay hindi nakakapa o nakikita. Ngunit kapag ang tao ay dumudumi, maaaring magdudulot ng pagdurugo. Ang mga bagay na nagdudulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Ang sobrang pwersa sa pag-ere habang tumatae ay nagdadagdag ng presyon sa mga ugat. Pag-upo ng matagal sa inodoro. Madalas nahihirapang dumumi o tinatawag na constipation. Pagbubuntis. Pagiging mataba o ubis na maaari din magdagdag ng presyon sa mga ugat. Mababang fiber sa diet. At mga ibang sakit o karamdaman kagaya ng heart o liver disease. Ang almoranas o tinatawag na hemorrhoids sa Ingles ay ang pangkaraniwang karamdaman ng namamagang mga ugat sa puwet. Maaaring dulot ito ng masyadong pag-ere sa pagtae o kaya mula sa karagdagang presyon sa mga ugat habang nagbubuntis at iba pa. Ang almoranas ay maaaring mangyari sa loob ng rectum kung tawagin ay internal hemorrhoid, o kaya naman sa labas na matatagpuan sa ilalim ng balat sa may butas ng puwet o tinatawag na external hemorrhoid. Maaari ding maranasan ang internal at external na almoranas ng magkasabay. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.